Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading nito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Your energy. Paalala lamang po ng reading na ito ay general reading. Kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Nandun yung hindi ka makapili pa guys, no? Sa mga options or may mga decision ka dito or may mga pinagpipilian ka. Maring opportunities ito sa love life mo or sa career. May mga opportunities na nasa harapan mo na you have to choose one only. Parang gano'n, no? Pwede din na options ito sa love life mo, guys. At nandun yung pagkalito mo dito. Kung alin ba yung totoo. Or else ay yung isang person ay nandun yung andaming gumugulo sa isipan mo. Kung ano ba talaga yung totoong pagkataon nito. With the judgment card, no? Napapaisip ka. Kumbaga, naguguluhan ka. Hindi mo matukoy-tukoy kung ano siyang klase ng tao. Kung dapat ba siya mapagkatiwalaan o mapagkatiwalaan ba siya or hindi. Parang ganun, no? Kung ano ba talaga yung pagkatao ng person na yun? With a judgment card. Let's see. Let's look for a card. With the Wheel of Fortune and the Chariot and the Queen of Wands, ito ay destiny, guys. Destiny or yung energy mo dito ay nag-a-attract ng good luck and good fortune. And mukhang ito na yung tamang time na i-bless ka at maging fortunate ka in life. Ano pa? Ano pa yung mga dala ng Wheel of Fortune dito sa'yo? And with the Chariot card and the Queen of Wands, nandun yung confidence mo, itiwala mo sa sarili mo. Nandun yung believe mo sa sarili mo dito. Goal-driven ka, ambitious. Nandun yung pagiging motivated mo, determined sa mga goals mo. Hindi ka mapapapigil dito. Alam mo kung ano yung gusto mo dito. Alam mo kung ano yung hinahangad mo. Kung ano yung gusto mong mangyari, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Ikaw yung may hawak ng manibayla ng buhay mo. Ikaw yung may hawak or may control ng buhay mo dito. You're not allowing anyone, no, to control your life or to lead you in the wrong path. Let's see. That's why is fortunate ka at the same time positive kay Wheel of Fortune is on your side, no? What's with the Wheel of Fortune? Alamin natin yung mga OC. You will be stable financially, guys. Na okay. So, kung tingin mo hindi ka ganun ka-attractive, hindi ka ganun kaganda with this card na the Empress ay, or tingin mo ay hindi ka ganun ka-beautiful, no? It will change. Di ba kung nakita nyo, daming artista na or may mga tao na hindi kagandahan pero
Magulat ka. Nagbago yung mukha, di ba? Kumanta. So, ganun yung mangyayari sa'yo dito. With the Wheel of Fortune. Ibe-bless ka ng attractive looks, good looks, so desiring na yung mga opposite sex ay hanga rin na pangasawa ka, na makasama ka habang buhay, na may taong, na kumbaga, ikaw yung person dito na pang, kumbaga, wife material or husband material, no? Na hanga rin ng kahit sino man na mapangasawa, parang ganun, na napaka attractive ng looks mo, napaka charming at napaka beautiful, handsome, good looking, and blessed. So as you know, yung the Empress ay nag-attract din niya ng abundance and prosperity. This person is stable, intuitive, neat and clean, no? And so, alluring, warm your personality. I know, kung hindi ka pa married, ay possible na may mag-propose sa'yo dito. At kung nasa relationship ka, na tingin mo hindi pa nag-level up yung inyong relationship ng person mo, ay magle-level up to, no? You will be a spouse soon, no? With these cards. Magiging, magkakaroon ka na ng asawa. With the Wheel of Fortune. At sino naman tumapapangasawa mo dito? Tingnan natin. At kung single ka pa, possible na may mandigaw sa'yo dito na yun na yung makatuluyan. Mabilis mag-propose sa'yo. Masawahin ka agad. Pakasalan ka agad. Tingnan natin, guys. O baka magtana na kayo agad o magsama na kayo agad sa isang bubong. Possible. So, kung ikaw yung person dito na hindi ka nakakahanap ng seryosong person para sa'yo, dahil palagi na lang parang hindi naman seryoso yung mga nanligaw sa'yo or nagkagusto sa'yo, ng babae o lalaki ka man, o yung mga nakarelasyon mo, parang short term na yung gusto nila, or parang laro lang, or what, ngayon, may person na darating para sa'yo dito, na seryoso, na papakasalan ka talaga, na mag-propose sa'yo, na mapangasawa mo, no? Let's see kung sino tong person na to. Ano yung energy niya? Single to, guys. Walang sabi tong darating sa'yo. Ito yung mga maganda. Single, Knight of Pentacles. Mahaba yung pasensya nito, guys. So, uunawain ka nito, no? Pero wag mo lang, oh, syempre, wag mo naman abusuhin, di ba? With the Chariot card, at hardworking tong person na to, guys. Hardworking, nandun yung stable siya financially, no? And with the Chariot card, pareho kayong goal-driven, no? Pareho kayong palaging on the go, no? Na alam nyo kung ano yung gusto nyo. Na kayo ang may lead sa buhay nyo. Kayo yung kayo yung masusunod, no? Sa kung anong mangyari sa buhay nyo. Kayo yung may hawak ng manibela ng buhay nyo. Na goal-driven kayo parehong dalawa. May mga ambitions kayo. At willing kayo mag-take ng risk for your goals. Nandun yung courage yun. Courageous ka, courageous din itong person na to. Brave ka, brave din itong person na to, no? So, merong mga similarity sa inyong dalawa. Pero hindi lahat. Sino ba itong person na to? Kilala mo na ba to? New person. New person itong darating, guys.
Single. Walang sabit yan. Kaso lang, itong person na to ay may pagka, ano to eh, kumbaga, utak yung pinapagana niya dito. Itong person na to ay palaging wise, no? With the Ace of Swords. Nandun yung magaling to kumilatis. Kaya hindi to basta-basta magtitiwala. Nandun yung palagi siyang on his or her defense. Hindi to basta-basta magpapapasok sa buhay niya. Pero ito yung darating na person sa'yo. Once na nakuha niya, nakuha mo yung tiwala nito, it will be long-lasting relationship, kung baga ganun. Siya na yung makakatuluyan mo. Kaso lang itong person na to ay naging defensive to. For sure, dahil may pinagdaanan to eh. Pero mga gantong tao na naging defensive or may takot no sa relationship, yan yung mga seryoso pag nag-enter sa relationship. Yun nga lang, kailangan nila mag-heal para magtiwala ulit. Mukhang hindi pa siya totally healed. So, possible outcome dito sa inyo, lalaman na person na to. New person to eh. With the Hermit. Possible na maging heartbroken ka dito kasi defensive pa itong person na ito. Nandun yung aloof pa itong person na ito eh. I mean, heartbroken pa itong person na ito. Sumaring mga mangyayari pa ay hindi pa to i-enter sa buhay mo. No? Nandun pa yung pagiging defensive ng person na to. Maaring ex-person mo to, pero gusto na new beginning sa'yo. Nagkaroon siya ng parang fear. Fear sa fear na masaktan. Masaktan ulit. Kaya itong person na to is not yet ready. Kailangan niya pa mag-heal. Maring Virgo, the Hermit. Or hindi pa siya ready, guys. Hindi pa siya healed. Pero let's see on the future events. Sa mga sa future pa. Kung ano ba mangyayari dito sa inyo. Pero ito yung possible na darating sa'yo na person, no? Na seryoso. Pang long term at pang pang ano na eh. Pang kumbaga yung goal niya dito ay magka pamilya, no? Magka-asawa. Ito yung person ditong seryosohin kay. Pero sa ngayon, wala pang tiwala to. Nandun pa yung pagiging defensive niya. Hindi pa nag-heal to. Maring ginugusting pa ka pa nito, no? Pero parang minamanifest din ang person na to yung new beginning sa inyo eh. Pero hindi pa siya healed. Nandun pa yung pagiging defensive niya. Let's see kung ano yung mga possible outcome sa future sa inyong dalawa. So, message from this person. Sumari mag-offer ito ng mag-message siya na mag-offer siya ng pang long-term relationship sa iyo.
long-term relationship with a stable offer, no? I know. With a sincere offer, no? Nandun yung emotion ng person na to. Seryoso tong person na to eh. Kaso lang, nandun pa yung pagiging defensive niya sa ngayon. So, possible in the future ay itong person na to ay maging mahil. Pag nahil na to, ready na to na sabihin sa'yo, no, na mahal ka niya. Na gusto niya ng long-term relationship with you, na ikaw yung makasama niya habang buhay. So, ito na lamang para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.